Iniakat na ng Philippine Olympic Committee ang posibilidad na lumaban sa 2024 Paris Olympics si pambansang kamao Manny Pacquiao. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. ₱13 million, ganyan kalaki ang inaasahang matatanggap ng world number 2 pole vaulter na si EJ Obiena, kasunod ng kanyang record-breaking performance sa kakatapos lang na Asian Games. Bukod sa ₱2 million na government-mandated prize at ₱1 million pledge ng Philippine Olympic Committee o POC, nakatanggap din ang total na ₱10 million si Obiena mula sa ilang businessmen at kanyang alma mater na Chiang Kai-shek College. Laking pasasalamat ni EJ, lalo na't hindi biro ang pinagdaanan niya. Makalaro lang sa Asian Games. We actually had a bus set up, like a 52-seater bus driving from Shanghai to Hangzhou that only had two people in my set of pole. And no kidding, and you know, we literally moved heaven and earth to make sure that, you know, we get this medal and I'm able to do what I've trained for. Bukod kay Obiena, nagkwento rin ng kanyang gold medal experience ang jiu-jitsuka na sina Meggy Ochoa at Annie Ramirez. Hindi raw biro ang preparation dahil nag-training camp pa ng isang buwan si Ramirez sa Japan, habang 2 buwan naman sa San Diego, USA, si Ochoa. Worth it naman daw ang training dahil nagkataon pa na nakalaban ni Meggy sa final si Abdullah Alkiz ng UAE na kasama niya sa training sa San Diego. Yung ka-finals match ko po, naging ka-training partner ko siya. So yung UAE, they actually ended up going to the same place for training camp. So I decided to extend my camp because I saw it as an opportunity to learn. And it seems like, ano naman, naging maganda naman yung result ng opportunity na yun. Samantala, ibinunyag mismo ni PBA Chairman Ricky Vargas na may 2 players daw ang naniningil ng malaki para maglaro sa koponan. Ito raw ang dahilan kaya hindi na lang sila sinali sa lineup, dahil mas prioridad ng gila sa mga player na kusang loob naglaro sa national team nang walang hinihinging kapalit. Aminado naman ng silver medalist na si Yumir Marshall, nalulungkot siya sa resulta ng 80kg men's boxing finals kontra sa nakalabang Chinese. Bawat isa sa 5 hurado ng bakbakan ay umiskor ng 29-28 pabor kay tanglitaan ng China. Before Asian Games, hiningi ko to kay God na makuha ko yung gold. Pero yung binigay niya sa akin, yung silver, may reason kung bakit ito yung nakuha ko. At baka, yun nga, the gold is in Paris. So sama-sama. Speaking of Paris, ngayong tapos na ang Asian Games, all eyes na ang mga atleta natin sa Paris Olympics next year. Isa sa mga kumakatok na lumaban ng boxing legend na si Manny Pacquiao, bagay na nilalakad na raw ng POC. Kasi October talagang pag-submit ng appeal, if he will be allowed to be the one of the universality. Over 40 of course, but meron niyang 4 and 5 or 4 and 6, 4 male and 5 or 6 females na universality. Pero maglalaban dyan, 120 countries. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.